Good morning, good afternoon, good evening mga katok-tok, no? So nandito tayo ngayon sa part 2. Yes, part 2. Yung mga new Tok-Tok rider frequently asked question, yung mga laging tinatanong. Ayun, kasi po dalawang araw, no? Dalawang araw akong nanood ng Tok-Tok riders orientation, tapos linista ko po doon kung ano-ano po yung mga usual na tinatanong ng mga bago. Talaga lang, ha? So, syempre, intro, pasok. Pero bago pumasok si intro, dapat mawawala. Yan! Ayun. So, tapos na pumasok si intro. Magpapakita ako ulit. Ayun, na-perfect din. Wakas, no? So, syempre, punta muna tayo sa part 2, no? Kasi meron pong video, kung hindi nyo po napanood yung part 1 ng video ng mga frequently asked questions ng mga Tok-Tok rider. Ayan, andyan po, andyan. Yan po yung description kung saan pwede po nilang panoorin yung mga yung unang part. Kasi po, sobrang hahaba nung video pag pinagsama ko po ito, eh, no? So, susunod na question is, ilang cancellation per month ang pwede? So, ang cancellation po, pag nakalimang cancellation, lima, yan, lima. Limang cancellation tayo sa isang buwan, maano po tayo sa pag unang beses po natin ginawa yon, mawawarningan po tayo, no? So pag na warningan po tayo, kailangan po natin magbibigay po ng parang warning si Tok-Tok, tapos ipipress niyo 'yon, open niyo po yung email address niyo. Tapos po, pag inulit pa po natin yun, naglimang cancellation pa rin po tayo sa isang buwan, mababand na po tayo, no? Mababand na tayo kay Tok-Tok. So, hanggat maari po talaga, iwasan po hanggat maari po. Wag na po tayo mag-cancel ng mga trips, no? Second, valid reason ba po pag walang pang-abono na 2,000 pesos at ika-cancel? So, ang sagot dyan ay, hindi po, hindi valid po na kung wala po tayong pang-abono na 2,000 pesos, tapos pag na-receive natin, nakalagay kasi doon, basta yun, nakalagay cash on delivery, no? So, hindi po, no? Hindi po siya valid. Pag nakita po natin na meron cash on delivery, wag na lang po natin aksepin kung wala po tayong pang-abono na 2,000 pesos, no? Third, ano-ano po ang mga tips nyo para maiwasan ang cancel? Ayun, ito hindi naman to itinanong, isiningit ko lang, ano, para naman makapag-share tayo sa mga katok-tok rider natin, kasi napakahalaga po, lalo na po kung nyari malayong lugar kayo tapos nag-cancel po kayo ng trips, pabalik po bigla po kayong hindi nabibigyan ng biyahe ni Tok-Tok. So first po, advice po, dapat po may 2,000 pesos lagi tayo para pang abono. Second po, yung insulated bag po na 20 by 20, hanggat maari po, yun ang dala natin, kasi minsan alam po ni customer na 20 by 20 inches po, ano, ang size ng Tok-Tok insulated bag natin. So alam niya po kung may mga box po siya na ganun yung size, yun po ang ipapa-deliver sa atin. Tapos po, i-refresh po natin. Pag nag-refresh po tayo, maghintay po tayo ng mga 30 seconds para mabasa ng GPS kung saan po yung location nyo, para more or less yung pagpipick upan nyo po
malapit lang po. Kasi po kung sa pinanggalingan nyo, kung mga 20, kung mga 11 kilometers, so hindi pa natin na re-refresh, iba po ang babasahin ni GPS. At kung sakasakali naman po si customer po ang magpapa-cancel, lagi po natin i-screenshot 'yon para hindi siya ma-count as cancel natin. I-screenshot natin, or pwede naman po i-voice recording po natin, no? Pwede pong mag-download. Meron din po akong video na ginawa, in-explain ko po doon kung paano po maiwasan ang, at saka ano yung sikreto. Ito po, yan, yung video po na yan, no? In-explain ko po paano po maiwasan ang mga cancellation doon. Next question, iPhone, pwede bang gamitin ni TokTok Rider? So, ang sagot dyan, hindi po, hindi. Hindi pa po, as of this time, hindi pa po available ang iPhone saka Huawei phone bilang TokTok Rider. TokTok Rider. Pero kung magpapa TokTok customer po tayo, magpapa book tayo, pwede po, no? Bilang TokTok Rider, hindi pa po natin ma-download sa ano, sa iPhone Store. Ano ba tawag doon? iPhone Store. Sa App Store ng Apple, no? Tapos next question is TokTok ID, meron na ba? 'Yon. So TokTok ID po under development pa rin po. So wala pa po, no? Wala pa pong official na TokTok ID na ini-issue si TokTok. Pero as soon as magkakaroon po, i-update ko po kayo. Gagawa po ako ng video dito kung paano po natin makuha yung TokTok ID natin. Tapos, Jollibee and McDo, partner na ba ni TokTok? So, Jollibee and McDo, partner na ba ni TokTok? Hindi pa po, hindi pa. Hindi pa po. Pero sabi naman po ng mga, ng TokTok, soon po, magkakaroon na rin po tayo ng TokTok food. Pero as of this time po, wala pa po, no? Wala pa. So, password, nakalimutan. Okay, so, nakapag-login po kayo, tapos po kunyari po, nagpalit po kayo ng cellphone. So, nakalimutan nyo po yung password nyo po, no? Bilang, kasi po, dalawa po ang makikita natin sa apps ng TokTok Rider. Una po yung username. Yung username po natin, kung ano po yung cellphone number natin, yun rin po ang gagamitin natin. Aalisin lang natin yung zero. Kunyari, ang cellphone number nyo is 0917-855. So, aalisin nyo lang yung zero. 917-855. Ganon. So, ang password naman po, pag nakalimutan po natin, meron po nakalagay doon forget password. Pagkatapos po, magte-text po 'yon, ano? Magte-text si TokTok sa atin sa cellphone number na 'yon. Tapos doon po pwede, may option po tayo na mag-create po tayo ng bagong password. 'Yon, ganun lang, ano? So next question, ay oo nga pala, no? TokTok Rider na mga TokTok merchandise, no? So, meron po akong Shopee account, no? Ang hanapin lang po nila, mag-login lang po sila sa Shopee, tapos i-type lang nila doon toktok.ph.joeysalaya, automatic po, i-redirect na po kayo doon sa mga items na mga para magamit natin as Rider, yung ganyan, yung ID lace, no? At saka syempre, ito, ano ba tawag dito? Ano to eh? Ano ba tawag dito? TokTok motorcycle tube mask. Tube mask. Yan. Ganun, ano? Parang ano lang. Parang wala lang, no? Yan, ganyan. Okay. At saka syempre, yung ano natin.
Yan. So, pwedeng-pwede po. Visit lang po sa, kayo sa Shopee, no? Sa Shopee. Salamat, Shopee! Ganon, salamat, Shopee! Ipinasok to sa Shopee. Kasi po ako, pag mamimili po ako, tapos nasa probinsya po ako, napakahirap po ng delivery, napakamahal po. Unlike po pag sa Shopee, hindi ganun kamahal yung items, plus kahit saan po, nationwide din po kasi ang Shopee, parang tok-tok, nationwide din, di ba? So, at least po, kahit po nasa probinsya kayo, nasa Iloilo, Cebu, pwedeng-pwede pa rin po, no? Pwedeng-pwede pa rin po umorder ng mga tok-tok merchandise, no? So, ayun, tama na yung commercial. Diretso na tayo, no? Papaano pag nagpalit ng motor? Ayun, paano pag nagpalit ng motor? So, paano po kunyari, nag-upgrade po kayo ng motor? So, nag-NMAX, no? Wow, NMAX. So, ang gagawin po natin, kukontakin po natin si operator. Tapos, si operator naman po, mag-i-email naman po siya sa help@toktok.ph o kaya po sa hello@toktok.ph. Ibibigay po natin yung details doon ng bago nating motor. Siyempre, ipicturean din po natin at isi-send po natin kay operator yung OR saka CR nung bago nating motor. Siyempre, congratulations pag bago yung motor mo, di ba? Pinapalakpakan yan. Ayan. Next is request ng essential service certificate. So, papaano daw po mag-request ng essential service certificate? Kasi po, ECQ po ngayon, di ba? So, kailangan po, mahigpit po sa checkpoint, tinitingnan po nila, dapat po meron tayong essential service certificate, no? So, syempre, mag-request po tayo sa ating mga operator, no? Tapos, si operator naman po, mag-i-email po siya sa doon din, sa hello@toktok.ph o kaya help@toktok.ph. Tapos ilalagay po ni operator doon yung operator name, yung franchise, yung mga operator po kasi meron silang franchise ID number, tapos name ng rider at saka yung address ng rider at saka yung license number nung rider. Ayun, yun yung mga usual question. So, syempre, do not forget to like, share, at mag-subscribe na rin po kayo. At i-click nyo na rin po yung bell button sa baba para ma-notify po kayo. Kasi po, weekly, gumagawa po ako ng mga videos para makatulong sa mga riders at makatulong na rin sa mga operators. So, syempre, thanks for watching and see you next video. And boom!